Pumayag ka na sa gusto ni Diablo para hindi ka mahirapan. Hindi makukumpleto ang pelikulang Pinoy kung wala ang kontrabida na nang-aapi at nagpapahirap sa mga bida. Ang pag-uusapan natin ngayon ay isang aktor na minsang kinainisan ng mga manonood dahil sa kanyang epektibong pagganap bilang kontrabida. Tara, samahan niyo akong balikan ang naging karera niya sa pelikulang Pilipino. Siya ay si Arturo Ocampo o mas kilala natin bilang si Bummer Moran. Ipinanganak noong October 18, 1944 sa Manila. Si Arturo at ang asawa niyang si Erlinda Ocampo ay bumuo ng pamilya sa may Mandaluyong City at nagkaroon ng dalawang anak na sina Ramon at Sara Ocampo. Nagumpisa si Bummer Moran bilang extra noon sa mga pelikula at dahil sa pagiging seryoso nito sa kanyang trabaho ay napansin siya ni The King FPJ at nakita ang kanyang talento. Kinuha ang ating bida sa kanyang pelikulang Ikaw o Ako noong 1961. Pagkatapos ng pelikulang ito ay nawala sa eksena ang ating bida dahil daw di umano sa personal na dahilan. Noong 1973 nang bumalik siya sa pag-arte sa American film na Black Mama, White Mama na kinuhanan dito sa Pilipinas. At dito nagpamalas uli siya ng galing sa pag-arte at mula noon kaluwat ka na ang mga proyektong alok sa ating bida. Bukod sa magaling din siya sa komedya ay madalas siyang gumanap bilang kontrabida sa mga maaksyong pelikula. Kaya siya binansag ang Bud Spencer ng Pilipinas. Lalong pumutok ang pangalan ni Bummer Moran sa mga pelikulang kinabilangan niya gaya ng Batang Quiapo noong 1986, Sandakot na Bala noong 1988, Alias Pogi Birador ng Nueva Ecija noong 1990, Manila Boy noong 1993 at marami pang iba. Alam nyo bang, sa apat na raang pelikula na kanyang kinabilangan ay nagkaroon siya ng proyektong siya mismo ang gumanap na bida. Ilan sa mga yan ang Panlaban 2x2 noong 1981, Sergeant Port and Corporal Beans at Tokot Baboy noong 1982, Party Jack noong 1983 kung saan nakatambal pa niya ang batikang aktor na si June Aristorenas. Ang huling proyektong kanyang kinabilangan ang pelikulang Iligpit si Bobby Ortega Markang Bungo Part 2 noong 1995 na pinagbidahan ni Rudy Fernandez. Alam naman natin noong pagpasok ng taong 2000 ay unti-unting humina ang mga klaseng komedya at aksyon. Marami ang nawala ng proyekto sa mundo ng pelikula sa taong iyon at isa na dyan ang ating bida na noon ay aktibo sa mga pelikulang klasiko. Nakakasindak man siya sa mga pelikula ay kabaliktara naman sa totoong buhay ang pagkatao ni Bummer Moran. Dahil ayon sa mga malalapit sa kanya, si Arturo ay mabait na tao, palakaibigan at nakikihalubilo kung kani-kanino at walang kayabang-yabang sa katawan. Dahil sa tuluyang humina ang mga action films, ay nagdesisyon na lang si Bummer Moran na tumira na lang sa Amerika kasama ang kanyang pamilya at doon bilang panimula, siya ay namasukan bilang isang caregiver. Masaya at matiwasay ang pamumuhay ni Bummer Moran kasama ang kanyang asawa at mga anak. Subalit may isang mabigat na pagsubok ang hindi inaasahan na darating sa kanyang buhay sa Amerika. Na-diagnose sa sakit na prostate cancer si Bummer Moran, kahit tuloy-tuloy ang naging gamutan para sa kanyang karamdaman ay hindi na rin kinaya ng kanyang mahinang katawan. August 14, 2004, nang sumakbil ang buhay na magaling na kontrabidang aktor sa kanyang bahay sa San Francisco, California sa edad na 59 dahil sa prostate cancer. Ang kanyang mga abo ay nakalagak sa San Roque, Paris Columbarium sa Mandaluyong City. Hindi matatawaran ang mga naiambag ni Bummer Moran sa industriya ng pelikulang Pilipino na kahit siya ang kinaiinisan ng mga manonood ay siya pa din ang dahilan kung bakit nagiging maganda ang palabas ng mga pelikulang Pilipino. At dito na natin tatapusin ang videong ito. Ikaw, anong mga naging pelikulang kinabilangan ni Bummer Moran at talagang nainis ka na karakter niya? At meron ka din bang mga alam na linya niya sa pelikula? Pakishare naman sa comment section natin sa ibaba. Bago niya tayo maisahan, uunahin muna natin siya! Sana ay nagustuhan niyo ang ating kwento. Hanggang sa mga susunod na video, huwag niyo po sanang kalimutang mag-subscribe at mag-follow. Maraming salamat sa inyo. I-share niyo po sana ang bawat nilalabas kong video. Hanggang sa muli, paalam! Bakit ba kumay ka pa? Makikisahin na ako eh! Talagay ko pa!